1-1 yan. Parang yan yung nagulpi tayo sa 1-1 mo eh. Diba? 1-1 mo, standing natin, 0-1 lagi eh. Pero ito na nga, let's head on to the land of dawn. Bren Esports versus Kingpins on to the red side. 1-0 na po ang score natin, lamang ng isa dito ang Bren Esports. Abangan po natin kung tatawag ba si Ginoong Valdez for a 1-1 score or will Bren Esports dominate this game for a 2-0. Early invade ang ginagawa dito, pangungulit for the side of Dexter dito with a PNK. Medyo nasa ano pa lang, ano, naka-funnel or may na-core hero na ulit pala. Etong si si Funeral. Bumalik na ulit sa core hero while nasa support ba? Support etong si Carl Tizzy. Mapag-ulit. Ito na naman yung one-man back rotation ng Bren Esports. Apat na miyembro dito lang umulit sa side ng Kingpins. Umabato lang dito. Cyclops, guys, huwag kayo magulat. Talagang bumabalik siya. Indometa to, actually. Na ginagawa rin nila Boss Dogs sa Next Day Family. Isa sa mga aggressive support, etong Cyclops. Sa totoo lang. Itamo, bato lang siya ng bato dyan, di ba? So, in terms of damage, ang huwag mo kalimutan na may maaasahan ka dito kay Cyclops. Now, pagdating ng level 4 niyan, yung cube niyan, medyo delegates ka dyan. May pang-hold na yan. Star lockdown yan. Ito na, level 4 na itong dalawa. Dalawa yung level 4, saktong 1 minute and 48 seconds yan. Na ayun. First spot. Katingin ako. Maganda yung position na ginawa doon ng ating ano Kingpins, ha? Kasi nag-connect yung Abyssal Arrow nila pero hindi nag-connect si Prof B sa akin. Yung tinitingnan ko yung top eh, yung rotation, big rotation ng Cyclops. Kakaiba kasi, ano. May ano sila, may yung nagsuzone dito yung Cyclops. Sabi kong lupit, kaya pinatingnan ko. And there you go. Nakakuha pa rin dito si Ribo. I don't know bakit nagpapitas doon si Ribo. Pero good job for the side of Bren Esports taking down or delaying the things against Kingpins. Papasag pa lang sila ng Torre sa bottom while bumebuelo na itong Bren Esports. It's either a salubong or basag moment na rin. Yun nga. Two times in a row na napitas doon si Ribo. Questionable na yun. And look at that. Another objective muna kinuha dito ng side ng Kingpins. Lamang pa sila dito sa gold, guys. It's almost 1k pa lang naman. Madali pang hahapunin dito ng Bren Esports to. The turtle will be up in a few seconds pa nga. Bren Ribo here. Focus lane na lang din muna dito. Pero di niya nararamdaman na kanina na ikaklash na pala siya. Ambush type yung ginawa doon ng Kingpins. Surprise factor. Carl Tizzy here. May ispatan ni Carl Tizzy with a knock-up. Uy! Nag-dimpin! Bang, yun ang sinasabi natin. This is a push lineup, no? Dalawang aso. Aso strategy to. Nandyan si si Popo or si PNK. Plus, nandito pa rin si Lycan Drop or si Roger. Si Funeral natin, no? Look at that. Uncontested dito ang turtle natin. Mabibigay sa ating Roger, which is the bonnet hero for the side of Bren Esports. While dito naman sila Majo trying to find a target, naglalatag siya ng mga trap, guys, ah. Tingnan niyo sa minimap kung saan nilalatag nila PNK at mga Selena, yung mga trap nila dito. Look at that, sa lalo hindi nag-connect. Falling Star Moon is not enough. Na take down dito si Flappy Bird. Si number 5 si Flap yan, guys, ah. Mga nagtatanong ba't wala si Flap. Pang limang beses na daw yan na, ano, na busted. Sabi ni IP. Pero yun nga, speaking of busted, Dexter or Dex will fall. 1-5 ang ating score. 700 gold lead in favor of Kingpins. Getting the momentum ang gusto dito ng Bren Esports. Kaso, binabangga, sinasalubong ang galaw mismo ng Bren Esports. Grabe galawan din ang Kingpins ngayon. Mini-mirror nila yung ginagawa dito ng Roger sa may bandang bottom lane kasi na sinipilit din Sumira and look at that. Sabay halos na nakasira ng Torre dito. Top and bot ang Bren Esports and Kingpins. Meanwhile dito, ang ating Kufra tumalo na yan sa may bandang middle lane, direct. Yun na nga, niyakap and napasabi yung direct na parang nawawalang bata and another one will connect. Grabe naman, oh, napositas pa nga. Dito, si Ribo, namamagnet siya. Magnetizers! Magnetizers nga is real. Nakita niyo naman,
Carl TZ with the Cyclops. On point pa rin yung ginagawa niya pagsusupport dito kay Funeral. Abyssal Arrow dito ni Majo, hindi masyado nagko-connect. Dito, Carl TZ kumukulit. May inbuff ng Kingpins. Pumasok dito! Si Crown is back! Si Shemmy, pero shoutout number 5, which is the Fluffy Bird, ang ating Selena line, nag-inbound Rave. Rave has fallen the other hands na nga dito ng ating Roger. Si Shemmy and Illumi left went for the third tier onto the top lane. The Chichi though with the third. Shemmy dito nakapatay ng isa, which is the Roger with the Phantom Execution. Takbuhan portion muna ang ginagawa dito ng Bren Esports, pero si Ribo sabi niya go lang muna tayo guys, binubugaw ko naman sila. It is way na sexy. Tinitignan ko yung Joy, ang galing mang ano, mang galing mang kite. Mamamatay yeah, siya. Ngayon, pinagbibait pa niya yung buhay niya, bumabalik-balik siya sa Clash. Pero sinusure niya na hindi siya makahawakan. Pero dito, dito lang sa Tore, o, makakahawakan. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, umaabang sila dito. Nilagay na, this is a good setup trap for Bren Esports. Kakagat kaya sa paid, itong Kingpins. Ayun na, the bait has been laned by the side of Bren Esports. Last Insanity niluto ang pagong, pero nare lang dito ni Semi ang gong pa. Disengaging na ba ang Bren Esports? Yes, they are not in the position to fight against Kingpins. Bren Esports na papaligiran. Tinox, in-injector, papasok sa Boren. Ito na, pero okay lang naman daw. At naman rin, at sila B, ang daming pulado si Pew, Ne, Ral, and Napitas. Yun na nga, 4 members downside yung Bren Esports. Meanwhile, sa Kingpins, walang ni isang napitas ang Bren Esports doon. Para sa akin, Trophy, look at that, naiiwas pala ng isang Lancelot yung Stardust, yung Star Lockdown dito ng isang Cyclops tuwing nagtoturn row siya. Tinititiga ko mabuti. Inaantay dito ni Shemmy na i-waste ng Cyclops natin sa kanya yung or pagla-lockdown niya. Kaso this time around, nandun pala si Flappy Bird nakaabang sa may bandang bush, kaya napit na siya doon. Tama, pinanonood tulit niya yun eh. Sa live eh. Ay, hindi. Tumamove niya nga. Sumalo yung damage, pero yung ano, yung ang tawag dito, yung luck hindi. Yung damage pa rin. May lalabas pa rin damage. Speaking of damage, ayan. Ang nakakailag lang ata talaga sa total damage is si Roger. Sa PCL. Oo, nabipisyan niya yun. Pero speaking of Fizzle, ayun na, ay ipagbakbakan na, minaman na, minaikro na, and number 5, Flap will fall, 4:15 ng ating na Rogers, and eto na nga, let's, nasa land of Dawn na naman tayo, Prof. B, eto yung hindi natin naasahan na, na parang nawawalan ng confidence dito ang Bren Esports yan eh. Pero ito na nga, let's head on to the land of Dawn. Eyes po ang issue dito sa side ng Bren Esports. Si Crow dito, tinatayo-tayuan lang dito si Bren Ribo. Meanwhile, si Funeral po yata ang bigyan ng Funeral dito. Si Crow dito, pero masakit. Yung dami siya binibigay ng isang Hilda. Lalo nasa bush yan. Star Lockdown dito, kinasa agad ni Crow DZ. Nag-minkis na kaunti. Antay na sa bench doon. Si Raywitch is the Oprah. Oh my gosh, tumatayo-tayo lang dito ang mga pepre. Initiate retreat. Iba talaga 'yung nakikita ko, guys. Iba 'yung nakikita ko. Oo nga. Iba 'yung nakikita ko. Huwag muna silang magpatayan. 'Yon. Ayun, lineup sa dito nakuha ng Lancelot natin ng Turtle Baby Bouncing Ball coming from Cupra dito kay Rave. Nakuha rin naman ni Ribo dito ang Cyclone ay nakanakaw pa nga. Nanakaw ba dito ng Lancelot natin 'yung buff natin? Nakaya Roger pa rin. May retribution nga pala si Roger natin. Winter Sunshine has been purchased here by Dexter Martinez. Sig na. Yung gold bumalik ano? Umayos. 22, oo. Kanina, ang Bren Esports. Tama. Tapos buhay yung tore. Sa taas. Ayan lang. No? Hindi na, ano, na-adjust ng kaunti, no? Okay na lahat. Nag-recon lang lahat. Hindi ko kasi alam kung may mali talaga yung nakita natin. Pero ito na. Parang nag-roll back. Oo. Parang na nag-roll back yun ng mga pero nangyari. Pero kasi ito yung talagang dapat. Kanina, bug type lang yung nangyari. So, Bren Esports, securing an objective dito sa top lane. Abyssal Arrow, nag-correct dito kay PNK natin. Crown is back here with a double kill pa nga. Pero si Flappy Bird, lumalaban. Tinatay doon. Sa team pa nga, si Lidu.
Lucy has been taken down. Shotgun, mga it's a triple kill for him. Trying to chase down dito si Daisy. Bouncing ball natin na Cobra plus the speaker coming from Flap. Mga immortality down dito. Pero Frick, dito si Flappy Bird. Dito si Shemmy in and out with the Thorn Throws. The pressure is real. Mga napapatawa na lang dito si Flappy Bird. Grabe. Sabi sa inyo eh, kaya po humabuli kanina. Ang score kanina is 5-15 eh, nung nakapost. Naging 10-14, nag-minus 1. Ayun. So, diba? May problema nga talaga yung ML kanina. Pero ito, bumabalik na sa kalamangan ang Bren Esports. 28K against the 25 gold lead. Bumabalik ang momentum, yung tempo ng game para sa side ng Bren Esports. Ngayon, yeah. Unusual to. Usual na nakikita natin as a Bren Esports na nagdo-dominate. Look at Rebo here. Tinatapoy niya pa dito. Si Crown is back. Well, this time around, sinisimulan na yata. Uy! Unstoppable burst dito kaya Rebo. Pero mukhang pag-zone out lang yata yan with the Nightfire is trying to disengage. Pinapasok pa rin. Napakasakit. Nandami siya isang kill na dito. Meanwhile, dinanakaw ni Funeral. Meron! 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 Dito ng Kingpins. Bumuelo pero wala din naman. Look at that! Ang nakapatay dito ang ating Roger. Pero si Carl gumugusto pa nga dito kay Dexter. Carl TZ here. Disengage lang din muna. Pero si Jemmy gumugusto. Pumapalag pa rin naman. Pero untouchable pa rin para sa isang Esmeralda. Ay, ang ganda ng hold dito. Trying to check this one. Checkmate. Na double kill pa sila dito ni Esmeralda. Doing a great job dito si Fluff. Abang dalawa din ang bumagsak para sa side ng Kingpins. Another buelo, baby bouncing ball, focusing fire. This X to the ball, natin siya nating pumunik. And nakita pa si Illumi. And gusto rin papasukin, or minabasagin, netong ni Flap ang kanilang mid turret dito, disengaging naman bigla ang Kingpins. Tama ka dyan. And instead, they will settle for the next best option, which is still in the box for the side of Kingpins. Abisal araw dito ng ating Selena, hindi nagko-connect. Although, angat na rin naman yung midway window sa may bandang middle lane. Tinan nyo yung dalawang members dito ng Bren Esports, guys. Dalawa sila sabay kiniklear para sabay din aangat yun. Yung timing and momentum, yung lane control is there. Bangers dito ha, sa side ng Lord ang Kingpins. Magandang positioning coming from the Kufra. Okay. Tinitignan ko kung paano rin talaga ano eh. In terms of gold, no, lamang na lamang na ngayon right now ang Bren Esports. Yes. With a 7k gold lead. Ayun na, napita si Card KC dito. Bumibuelo pa nga. They're trying to hold this Lancelot from the back lines. Makakatakas pa ba? Lumito. Sumide step, nakatutok lang. Si number 5 si Lancelot. Kapag kumunik naman sila dito. Lumabas ang templo. Bakit ba nauso ang templo pag may namamatay dito? And number 5, mainit siya kay Illumi. Inatid niya pa uwi among the rest of the members ng Bren Esports. Looking forward to kill Majo! Dito, delicate siya dito. Hahabuti siya ng Chicho Dugdani with a Gert. Hadid si Flav. Nilatag dito ang Falling Star mo. Targeting single target here kay Majo. The Bison Trap will not be enough to survive this round. Samantala si Semi dito. Focus per sa kanyang purple buff. The Lord is up for grabs dito. Dalawa ang nalaga sa side ng Kingpins ha. Pwedeng gawin to ng Bren Esports at naka-up na rin ang retribution dito ng Funeral. Mahabol sila ng isang may dito pero sinarado ang bukas sa pinto ang Bren. Eto na naman si Hilda. Kita hindi niya na mabibitas dito. Favorite niyang ano dyan eh. Pectus and Chical TZ yung sa ano yung Cyclops eh no? Medyo squishy for him. Kaya niyang habulin dito. Si number 5, sinahabol si Shemmy with the crying emoticon and the laughing emoticon. Loko, Phantom Execution. Just to disconnect. Pero si Illumi, may sariling kwento dito, Prof. B. Nakabasag siya ng isang objective dito. Papunta na ang Roger pati yung Cyclops. Ahabutan pa. Pero dito, inabutan sila yung X to the beard natin dito na si Rebo. Ayun na, hinabol na nga. Puso ba talaga? Pag namamatay ba yung hero mo, ano yung ano mo? Yung parang, yung naging templo din ba ngayon o hindi? Hindi, hindi ko binili yan. Alam ko binibili yan eh. Yung parang uso sa nila lahat ngayon yun eh, no? Yes. Siguro nag-usap sila, no? Na dapat, ayun o. Pinapatayan ng templo, no? Bayani kung
talaga. Pag napatay ka dito, bayani ka ang inner-turn dito ng ating PNK. But Ned, ang yakap ng kalapati, walang magiging damage na mabibigay muna dito. Asay na Bren Esports, pumapalag pa rin. Oh my god, three members here. At sa Starlock na dito ng ating Sassy will not be enough pa nga yata dito. Pero enough na raw ang Lord para tapusin ang round na to. And Bren Esports is going for a 2-0 for this series, Prof. D. Grabe. Sudden change of momentum. Baka